My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. So hello guys, good morning. And time check today, 11 something, past 11 ah. 11:20 I think. And day to day, February 28, year 2021. So ano bang gagawin natin ngayon? Ang video content natin ngayon is papakita natin kung paano magkatay ng rabbit. So sa mga medyo sensitibo pa dyan, mga ka-backyard, mga ka-farming, and yun sa mga ano natin, sa mga viewers. So ito po is maselan. And kung hindi nyo pa po accepted ang pagkakatay ng rabbit at or pag-consume ng rabbit meat, is wag nyo na lang pong wag nyo na lang pong panoorin tong video na to. And wait for the right time na i-accept, fully accepted nyo yung ano, yung ito to, yung pagkakatay at saka yung pagkain ng rabbit. So ang rabbit, ang rabbit meat naman po is may go signal naman po sa Department of Agriculture na ang rabbit meat is safe to consume. And ang rabbit po is declared as one of livestock here in the Philippines na po. So parting Europe is tinatangkilik na po yun ng, doon sa Europe. So dito din po sa atin is i-declared na po yan ng Department of Agriculture one of a livestock dito. Katulad ng mga manok, baboy, yung mga alagain nating ano, mga kwan, kambing, ganun. So, hindi lang po kasi tayo sanay kasi nasanay tayo na ang rabbit is as pet. But dahil nga po sa hindi naman sa kapabayaan ng mga past Filipinos or maling treatment, sabihin natin, maling treatment or way nung dinala yung rabbit dito sa Pilipinas nung time, nung pagkatapos ng World War II. So some tips lang po. Bigyan ko ng konting information about 'yon, yung sa pagkakaalam ko, and based on the Google na rin po, na ang rabbit ay dinala rito sa atin sa Pilipinas bilang additional food source or meat source nung pagkatapos ng World War II, kasi nga nagkaubusan ng pagkain noon, and kinukulang ang Pilipinas sa supply ng pagkain. So I think it's dinala ng ano na ng mga Spanish dito sa atin sa Pilipinas. Correct me if I'm wrong, if Spanish yung nagdala or what. Pero pagkakatanda daw, kasi wala ako ngayon sa ano, sa harap ng computer, hindi ko maka-search ngayon. Basta yun, dinala siya rito nung after ng World War II para gawing, para paramihin at gawing pagkain ng ating mga kababayan Pilipino nung pagkatapos ng World War II. Kaya nga lang nung umukay na yung, bumalik na sa almost normal yung ano, yung supply ng mga pagkain dito sa Pilipinas, is itong ating mga ninunong Pilipino dati is ginawa naman siyang pet. And which is yan yung ano, yan yung nakasanayan natin ngayon, na akala natin ang rabbit is as pet. Hadop. So yun lang po mga farming, and sana po huwag kayo magalit sa akin about dito sa rabbit rabbitry business na ano mo tag dito,
About dito sa ano, sa video na to or sa pagpo-post ko ng about karne ng rabbit, tapos pagkatay ng rabbit and pagluluto ng karne ng rabbit and pagkain ng karne ng rabbit. So based naman po tayo sa ano, sa declaration ng Department of Agriculture and supported naman po ito ng ating government. So sana po later on is mapuli educate yung iba na hindi pa fully accepted na ang rabbit is declared one of livestock na dito sa atin sa Pilipinas. So tara po, papakita ko sa inyo kung paano magkatay ng rabbit. So hello po guys, ang pagkakatay po ng rabbit is meron po tayong proper way ng pagkakatay ng rabbit before natin siya start na ikal. And ang ginagawa natin is yung binabatak siya para unconscious siya pagka gigilitan nyo na siya ng ano, ng leeg. So yun yung ano, yun yung turo sa atin sa mga seminar ng pagra-rabbitry, yung proper way and humane way sa pagkatay ng rabbit. So papakita ko sa inyo. Saglit lang po mga ka-backyard. And ito po, kung makikita nyo yung rabbit, is hinahawakan dito sa ulo and sa paa, tapos hahatakin po. Yun po yung human way pagkakatay ng rabbit. So kunin na natin. So hatakin nyo po yun, tapos hanggang yun na po. Tapos next step naman po tayo, so dapat po meron kayong ito, yung dalawang tali na ganito. Ganito itsura nya. Ibibitin po natin yan. Ibibitin po natin yung rabbit. Ilalagay yung paa dito. Yun po yung magiging ano natin. Ilalagay po natin dyan. Ito po. Ilalagay po natin dyan. And then itatali yung ito, yung paa. Yung dalawa. Yan po. Tapos saka po natin gigilitan yung ano niya, yung leeg niya para matanggal yung dugo. So hindi ko na po papakita sa inyo yung pagilit. And after magilitan po, papakita ko na sa inyo yung tatag dito, yung pagtatanggal ng ano naman, ng balahibo. So ayan po, na ano natin siya, nagilitan na natin siya ng leeg. Hindi ko na lang pinakita. And then ang step ko po dito, tinatanggal ko muna yung ano niya, yung head niya po talaga. Tinatanggal ko na yung head niya. Saglit lang. Ang reason, ito po, iba-iba yung way ng pagkakatay ng rabbit, depende sa mga nagkakatay. Pero ako sa akin po dito is tinatanggal ko muna yung head niya. Hindi ko kasi isinasama itong head. And para sa akin is mas madaling magkatay kapag ka tinatanggal ko yung rabbit. Ay, tinatanggal ko yung ulo ng rabbit. Next step ko po is pinuputol ko yung ito, yung paa niya sa baba. Puputulin ko na po yan doon sa may joints, yung pinakakamay niya. Yun po yung ano. So once again po guys, kung medyo maselan kayo and hindi nyo pa accepted fully ang pagkatay ng rabbit or pagkain ng rabbit, is huwag nyo na po ituloy itong video. So ito po is for educational purposes and teaching po, tutorial kung paano magkatay ng rabbit. So
pinuputol ko po itong dalawang paa, yung kamay niya, paa niya dito sa yung paa niya sa harapan. Ayan po. Yun yung next step ko. Pero sa iba po, iba-iba po yung ano, iba po yung way, ah. Sinasabi ko uli sa inyo. Tapos next naman po is lalagyan ko ng ano rito. Parang anong tag dito? Ito po. Yan, yung sa paano naman, sa paan niya, sa likod. Is lalagyan ito. Yung pinakabalat lang niya, guys. Tapos hatakin niyo lang siya pababa. Then ganun din po itong ano, kabilang kwan. So kailangan niyo pumatalas yung ano niyo, matalas yung kutsilyo niyo. So once again, this is a for educational purpose only. Kung paano magkatay ng rabbit. And huwag niyo po akong ibabash, mga ka-farming, kasi ito naman po is based on itong pagkakatay ko. Mga nung nag-seminar tayo sa about rabbitry is tunuro to. So, isineshare ko lang po yung knowledge na nakuha ko. And aprobado naman po ng Department of Agriculture ang pagkakatay ng rabbit basta in a humane way. So, yun nga po, yun yung ano natin, step natin. Kung paano magkatay, first is yung hindi naman cervical eh. Yung hinahatak siya, ikinukuan yung ano, yung spinal cord niya pa ma-dislocate, para ma-dislocate. And para unconscious siya kapag gigilitin niyo na yung leeg niya. Tapos meron pang isang way, yung spring gun naman yung ginagamit. Ikinuwan sa do sa ulo niya yon, sa ulo niya yung parang pagkakatay ng mga baka, kalabaw. Kaya lang yung medyo maliit lang yung spring gun. So kinukuan sa ulo. Tapos yun, tinitrigger para maging unconscious siya. Saglit lang, guys. Alright. So dito kailangan ko ng gunting, mas mabilis ako magkatay pag mayroong gunting and mayroong knife. Next step naman natin dito sa may tiyan niya. Ito. So ingat lang, gigilitin ko ng konti para magkaroon siya ng parang pinakabutas dito. Yung balat lang, guys, ha. Kasi baka matamaan yung laman loob niya, which is delikado kasi sasabog yung pantog niya pag natamaan accidentally. And yung laman loob. Kaya yung balat lang yun talagang ano niyo po, yung parang pupunitin dito. Tapos sa akin naman pababa. Susugatan ko pababa yan. Ito, dahan-dahan. Kailangan ingatan niyo na tamaan yung entesting niya at huwag sumabog. Ayan, ibinubuka ko yan dyan. Tapos ginagawa ko is itong balat. So and guys, so yung laman is pinahihiwalay ko sa pinakabalat niya doon sa loob. And then ganun ulit yung process. Ganun po ulit yung process. Hatiin niyo ulit pababa. Parang bibiyakin niyo itong ano,
So, ginagawa ko yun para maiwasan na tamaan yung laman loob niya, yung intestine niya, guys. Ayan. So, kaya kailangan matalas yung kutsilyo nyo. So, ayan. Nakikita nyo. Ano na siya. Parang style kambing lang din, mga ka-farming. May ibang style kasi yung pagkakatay ng kambing iba. Is, yun nga, tinatanggal yung balat. So, dito, ganun din. Ito naman sa rabbit, guys. Kung gagamitin nyo siya as for ang tag dito, lechon, hindi nyo na kailangan gawin tong gantong style. Ang gagawin nyo na lang is babanlian nyo yung balat nya, tapos kakaskasin yung kakaskasin nyo yung balahibo nya. So ganun, konti pa. So ingat lang na tamaan yung organ niya sa loob. Ayan guys, ihiwalay niyo yung ano, ihiwalay niyo yung laman niya. Madali lang naman siya pag paghiwalayin. Tapos sa akin naman next ko is ito naman sa paa. Yan. So lalagyan ko ng ito. Sinusot ko yung daliri ko, tinutusok ko doon. Tapos yun naman yung ikakat natin yung balat niya. Gumagamit na ako ng ano, ng scissor para mabilis siyang biyakin. Ito guys, nakikita nyo, ganito lang. Papasok mo lang ganyan. Tapos kailangan yung balat yung kunin nyo. Yan guys. So ang mangyayari yan, ganyan na. So kunin nyo na lang siya. So dito is kumapit yung laman niya. So medyo malalim yung pagkakahiwa ko dun sa may paa. Kunin lang natin yan. Tatanggalin natin yung pagkakadikit ng laman sa balat. So nasugatan yung balat eh. Ay, yung laman. Kaya sumasama siya ha. Nung hinatak natin pababa. So ihiwalay nyo lang siya. Pwede nyo gamitin naman yung daliri nyo pang separate ng laman tsaka dun sa balat nya. So ayan. Putulin na lang natin to. Ayan po. So no. So ayan. So sa kabila naman tayo. Ayan, makikita nyo. Separate na siya. Ganoon naman yung uli yung gagawin natin. Ito naman. Hatiin natin. Kakunin natin yung separate natin yung balat sa laman. So madali lang naman siyang i-separate. Gamitin nyo yung daliri nyo, itusok, sundot-sundutin nyo guys. Maghihiwalay na yung laman saka sa balat. So ayun, tinutusok ko yung ano para magkaroon siya ng space and the butas pataas. So ganun ulit. So gupit na lang. Ayan guys. Yun, boom. Tapos ganun ulit, i-separate nyo tong balat sa laman. So pwede nyong hatakin na lang din ulito pababa. Pero is dito sundod na lang natin kasi nahiwa ko masyado yung laman. So ganyan lang.
Basta separate nyo to. I-separate nyo yung laman sa balat. Yan. Yung iba may ibang way dito, ginagawa nila is binabasa muna, pagka ano na, patay na, binabasa nila yung ng rabbit para yung balahibo hindi dumikit. Kung hindi kayo sanay magkatay, so yung iba, ganun nangyayari. Yung balahibo dumidikit sa karne. So which is double trabaho. So ayan guys, na-separate na natin. Sukat na lang natin to. So ayan, ang sunod naman is puputulin natin tong buntot. So na ito, wala na siya yung balat, na separate na natin. Itong buntot naman ang tatanggalin natin. Ang gagawin nyo is dito sa lower part nya, ganun din, tusok nyo yung ito. Itusok nyo yung daliri nyo, gumawa kayo ng butas hanggang lumiban sa loob ng ano, dito sa kabila. So guys, this video is for educational purpose. Yung mga basher dyan na hindi pa fully accepted yung pagrarabbit, hindi pa ako humihingi ng pasensya, sana po maintindihan nyo. Dahil ito is aprobado naman po ng Department of Agriculture natin, supported naman po ng government, na ang rabbit is pwedeng katayin. So I will not apologize for this guys, because we have a go signal from the Department of Agriculture. So this is a educational purpose para po sa inyong lahat. And inuulit ko, ang rabbit is declared as one of our livestock na po dito sa ating sa Pilipinas. So parang manok na rin po siya. Manok, baboy, pwede na rin katayin in a proper way and human way. So yun guys, kailangan magkaroon siya ng ito, yung butas. Butasan niyo yung likod, hawakan niyo to, yung buntot tsaka yung sa bandang taas. Tapos ang gagawin niyo is dito hahatiin niyo siya. Puputulin niyo yung buntot using your knife. Ito guys, dito. Yan. And guys, so kailangan nyo ng matalas na knife. Kung purol ang knife nyo, medyo mahirapan kayo. Ayan guys, putol na. Ito yung buntot. Gaganon ninyo siya para maputol. Then, ang gawin nyo na lang is huhubadan nyo siya pababa. Ipupul nyo siya pababang ganon. Napakadali na lang. Yan. Tapos next step nyo naman guys, pag naipul nyo na hanggang dun sa may shoulder nya sa baba, yan, ang tingnan natin, ibaba natin konti. Saglit lang, ayusin natin yung camera natin. Ayan guys. Uy, nasobrahan. Saglit lang guys, inaayos natin yung camera. Ayan. So ito, makikita nyo naka-laylay na siya. Ito yung pinaka-shoulder niya. Ayan. So hanggang dyan. Ang susunod nyo naman gagawin is ihatakin nyo tong kamay niya. From dito sa loob, galing dito sa loob. Hatakin nyo ganun. Tapos palabasin nyo. Ayan guys. So hindi pa siya lumalabas, means hindi pa siya ganong nahahatak sa baba. So yun guys, basta itulak nyo lang. Ayan, nakita nyo lumalabas na yung ano, yung pinaka kamay niya or braso niya. Tapos yun lang din, hatakin nyo siya. Ayan.
So, yung sa elbow niya, lagyan niyo uli ng butas. Tusukin niyo lang ng daliri niyo. Basta, gawin niyo is i-separate niyo yung laman sa balat. Ayan. So, sa akin, binubutas ko siya dito sa may elbow niya. Tapos sabay, hahatakin ko siya pataas. Yan. Or pwede nyo na putulin. Ito. Boom. Diba naputulin natin to kanina? Madali na lang. So, pagkataas naman yung kabila namang kuha niya, kamay niya. Ito. Ayan o. Ito. Tapos, butasan nyo ulit dun sa may elbow niya. Basta separate nyo. Separate nyo yung balat sa laman. Gamit yung daliri nyo, tusok-tusukin nyo lang yung ano. And guys. So, nasa 17 minutes tayo. Ito is madali lang naman. Kung sanay na kayo. Ayan. Dito sa video natin, medyo tatagal tayo kasi nagsasalita tayo habang nagkakatay. Tapos dinedemonstrate natin sa inyo. Ayan. Tapos hatak lang uli. Para ma-separate yung balat sa laman. Boom. Tapos pag na-separate na yung ito, yung kamay niya, ito guys, kasi wala ng ulo, pinutol na natin kanina, hatakin nyo na lang pababa. Parang dinadamitan nyo siya, tinatanggalan ng damit, pababang ganon. So, ayan, saglit lang guys. Ayan guys, pull, boom. Ito na, tanggal na yung balat. So, ganon kasimple magtanggal ng balat ng rabbit. Kasi to, yung balat pwedeng i-process, gawing bag or mga ganun, pwedeng gawing bag. Tapos yung ano naman, yung paa tsaka buntot niya pwedeng gawing keychain. Gumagawa na rin tayo ng keychain dito sa RRR. And back to the topic tayo. Next naman is ito naman. Tatanggalin naman natin yung laman loob niya. So dito ang mindset nyo lang na iano rito, una, huwag tamaan yung bituka para hindi kumalat yung dumi sa loob. And yung unang tatanggalin nyo is yung pinaka paano bigyan niya yung pantog, yung kuwana ng ihi, staka ng ihi niya. Kasi yun yung nagkakaroon ng amoy pagka nabutas, nagkamali kayo ng katay, tinamaan nyo yung bahay ihi niya, kumalat sa loob, magkakaroon ng amoy yung ano, yung karne. So yung iba sinasabi ganun daw, may amoy. Kasi ang nangyayari nga guys is ganun. Mga hindi pa ganun sanay magkatay or na disgrasyang butas na mabutas yung ano bahay ihi niya. So ganun. Ganun lang uli, parang first step natin, stretch nyo lang 'to. Make sure na hindi nyo yung balat lang talaga, yung pinakalaman lang yung ano nyo. Ito. Tapos maglagay kayo ng konting butas. Yan. Konting butas, napaka-slight lang. Kasi delikado, tamaan nyo yung paano bigyan niya. So, ganun uli. Hatiin natin to sa gitna. And iwas na. Dito, medyo doble ingat na kayo. Yan. Huwag nyo tatamaan yung paano bigyan niya. Iwasan yung huwag mabutas. Tapos, huwag din mabutas yung mga ano niya, intestine niya. So, ito yung paano bigan. Makikita nyo, yan yung unang-unang tatanggalin nyo guys, dahan-dahan. So, ito. Ito, yung maliit na yan. Kulay dilaw. Malalaman nyo naman yan. Kung yun nga. Basta kulay dilaw siya. Na may parang tubig sa loob. Yun yung unang-unang tatanggalin nyo guys. At pag-iingatan na wag mabutas. So, putulin lang natin. Ipitin nyo sa bandang taas niya. Ito guys, ito yung panubigan niya. Ayan, ganyan yung kulay ng ano niya, panubigan. Ayan yung itsura, yung kulay sa loob, dilaw. So,
kuha natin yan, separate natin, tapon. Tapos, continue tayo. So, ganun lang. Ito, isahatiin lang natin ganun. Tapos, iwasan yung masugatan yung intestine niya. So, ako is, okay. And huwag nyo munang putulin yung intestine niya, ha? Kasi baka kumalat sa loob yung ano, yung tae niya. So sa akin, ang ginagawa ko rito hanggang dito sa may dibdib niya is ito, hanggang dito lalagyan ko yun ng biyak dito. Para mamaya pagtanggal ko dun sa taas, diretso bagsak na yung intestine niya tsaka yung ano, yung tiyan. So ayun guys, ingat lang. Kasi napakanipis lang ng ano nito. Yung balat nitong ano. Ayun guys, makita niyo yung intestine niya, yung ingatan niyo. So dito, ang next step niyo is lalagyan niyo ng tanggalin yung from sa puwet niya. Yun yung lalagyan niyo ng hati dito sa may paa niya para matanggal yung hanggang dun sa pet niya. Yung pinaka ang tagbay ito? Bituka niya. So, lagyan ng hati. Ingatan na maputol yung bituka. Tapos, ang gagawin nyo is ikuan nyo lang yan. Ibukan nyo ganun pag nalagyan ng hati. Yun. May marinig kayong crack. So yun yung ganun lang guys. Kailangan tanggalin nyo hanggang dun sa may pet niya yung bituka. Ayan. So ingat-ingat sa pagkuhan nito. Isa pa tong ano din para hindi kumalat yung dumi niya. And ayan guys, kailangan i-ano niyo siya. Hatiin niyo yung sa may ano niya. Dito sa may hita niya. Tapos ganun din sa kabila. Kaya kailangan nyo ng matalas na kutsilyo. So lagkuan lang natin to para matanggal yung ayun guys, makikita nyo naman eh. So, hindi ko ma-zoom yung ano ko, yung camera ko. Kasi nga, mag-isa lang ako nagka-capture ng video. Wala akong kasama dito na para mag-capture ng video. And para i-zoom out, ay, zoom in. Itong, kung ano yung hinahati ko dito. So, dito guys. Ang ano ko lang, yun, pag-ingatan yung maputol yung intestine niya. So ayan, hatakin na lang pababa. Ito yung pinakapit niya. Ayan guys, ano na yung pababa. Hatakin yung ganun. Pero dahan-dahan lang, baka maputol. Ayan guys. So ayan na yung ano niya, yung intestine niya sa simula sa puwete niya. Na isa sa sinasabi ko, iingatan nyo na maputol or lumabas yung dumi o yung pinakatae niya. Ayan guys, hahatakin nyo lang yan dahan-dahan. Ayan, so matatanggal na yung intestine niya.
So dito is ingatan. Napaka nipis niyan guys, kaya wag nyong pipilitin or hindi naman pipilitin. Basta ingatan nyo guys pag hinahatak nyo na. Ayan. Or pwede i ilabas nyo na yung bituka tsaka yung tiyan nya. Ayan guys. Para kung mabutas man, nasa labas na. Hindi sa loob. Kasi yan yung nagdadagdag ng parang anggo dito sa karne. Huwag nyong hahayaan na. Ayan na, pwede na siya maputol. Basta hatakin nyo na lang to. Okay. So, ang kukunin natin dito is yung puso niya, yung atay, tsaka yung bato. Ang laki ng gallbladder niya, guys. Yung abdo niya is ingatan nyo na huwag mapunit. Ito yung abdo. Ito yung abdo niya. Ito yung laman loob, yung bituka. Hindi natin isinasama yan. So, ito yung iingatan nyo na mabutas. So, tapo na tapo na natin. Next naman is tatanggalin natin tong, ay kukunin natin tong atay. Isa sa masarap to guys sa karne ng rabbit, yung atay. Napakasarap guys. So, okay na yan. Wala na kayong poproblemahin. Kasi tanggal na yung pantog niya. So ito, yung atay niya guys, napaka-healthy, napaganda. And tips ko guys, kapag ka nakita kayo, may nakita kayong spot na white sa atay, huwag nyo na siyang isama sa pagluluto. So ibig sabihin, hindi healthy yung atay niya, yung liver. Pero pag pure reddish brown siya, eto guys, wala siyang spot na kulay puti, healthy. So yun, ganun lang pagkakatay guys, boom. Tanggal ang laman loob, purong karne. Ang kukunin natin sa laman loob, atay, yung puso, tsaka yung bato. Dalawang bato niya, ito. And tanggalin niyo yung ano, tatanggalin niyo yung baga niya. So, dito sa akin is hindi ko sinasama yung baga. So, tinatanggal ko siya. Ewan ko lang sa iba kung sinasama to, pero sa akin hindi. Parang sa manok lang din eh. Hindi mo isinasama yung baga sa pagluluto. Kukunin mo lang doon is yung puso. Ayun, dukutin mo na lang. Boom. Tanggal, ihiwalay mo yung puso. Iwalay mo yung puso. Isama mo doon sa iluluto mo. So ito, ang luluto natin for today is pininyahan. Ito yung puso, guys. So if sensitive kayo, guys, this is a graphical, ano bang tawag doon? So ganun na, tapos na yung ano natin, pagkakatay, okay na. Yun yung tutorial natin kung paano magkatay ng rabbit. Sana lang naintindihan nyo. And sa mga sensitibo guys, huwag nyo ako i-bash. And kahit i-bash nyo ko, kung i-bash nyo man ako guys, hindi ako hingi lang apologize sa inyo for doing this. And itong video na to is for educational purpose. Para yung ibang gusto magkatay is matuto. Kasi marami parang hindi marunong magkatay. So, ito guys. Healthy meat. One of the best healthiest meat sa mga livestock. So, ayan. Ito guys yung purong karne. White meat. So, na easy to digest. High protein meat. Tapos, not high in cholesterol. It's not totally zero cholesterol. Meron pa rin guys. Pero siya yung pinaka mababa ang cholesterol level. So hindi siya kung may mga sakit kayo sa high blood, sakit sa puso, pwede siyang kainin. Pero hindi siya katulad ng baboy or manok nga eh, mataas pa yung cholesterol level. So ito, next na step nyo is puputulin nyo yung paa.
So yun lang guys. Ayan. Yung paa niya sa likod. So hanggang sa muli guys. Aljen Rubio from RRR Rubio Rabbit Ranch. Sana po nakatulong tong educational video natin kung paano magkatay ng rabbit. And sa mga bashers, please do some research. Do some research guys, and don't simply bash. And kung hindi nyo pa fully accepted to, sana hindi nyo na lang pinunood tong video na ginawa ko. Then after that, magre-reklamo kayo. Tinapos nyo yung video. Sinabi ko naman doon sa unang ano natin, di ba? Kung hindi nyo fully accepted na kinakatay ang rabbit, kinakain ang rabbit, huwag nyo na panoorin tong video na to. And kung kayo mga basher hanggang ngayon nandito pa rin nanonood, it's your fault. And for some additional, again, educational knowledge, rabbit meat is approved by the Department of Agriculture of the Philippines as a it's not alternative, additional source of meat dito sa atin sa Pilipinas. So hanggang sa muli guys, thank you very much for watching. Aljen Rubio from RRR Rubio Rabbit Ranch signing off, and don't forget to like and share, comment and subscribe, ring the notification bell to notify for my future video content. Peace out guys. Yeah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it.